Na view na bahay sa YouTube. Dating nila. Maraming alayan, bro. So, what's up, tol? So, mapapalang araw po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa inyong hindi nang lagas sa ngayong araw, tol, kumbaga last update ko to kasi papunta na akong bundok kasi mo kong nagpe-prepare na paakyat din sa bundok. Ako, sumilip na muna ako dito, tol, para makita ang itong bahay. Ngayong araw, matatapos na ito. Diyan na lang kulang sa tulad ng dinding ba? Yung dekorative. Matatapos din itong gawaan ng tubig. Dante, tol, na gawa din tayo ng lagyan ng tubig ba? Kasi medyo malayo ang tubig dito. Pagawa ko ng tab. Ayan. Ito yung bahay. Ito yung bahay nila. Ito. Bahay nila, George. Si George, umuwi doon sa bahay na tinterahan namin. Kasi nagkuha ng pagkain ba, na lutuin nila dito. Pero nyari, natusan ko doon na bumili ng snack sa Panday. Parang hindi ito manghihina si Rudy ba. Parang hindi yun maliko-liko yung pagplaster niya sa siminto. Baka gutom na siya ba, man maliko-liko, hindi matuwid. Para hindi nga lion, bro. So, gawa itong lagi ng tubig. At dito, ito yung kung maglilinis dyan, dadalo yung tubig. So, yan. So, iwan ko sila dito. Iwan ko na sila ang tumulong hanggat matapos itong kanilang bahay. Para naman po to sa kanila, tol. Para po sa kanila yung ginagawa ko. Pagtapos nito, pag makapagpatayo naman ako dito, dito sa kinatatayuan ko, dito banda, kasi dito yun magtatayo din ako ng bahay. Kumbaga, mag-alalay lang din sila sa gumagawa nito. Marami pa din silang gagawin, tol. Ito yung ginanglabatong tanggalin. Yan. Itong lubi. Diyan, may kawayan. Galing dyan. Itong lubi na naman. Niyog. Ito, puputulin ko pa rin ito. Ito, puputulin ko dito. Ito, putulin ko ito. Ito man banda. Dito, kumbaga 100 square meter itong alote, lupa na naibili ko. Nang nagkahalaga ng 70,000. Medyo mura lang daw sabi ng kasi medyo mahal na ba talaga yung lupa ngayon, yung lote, pero dahil hindi pa parang malapit pa lang to sa kuan ba, kaya medyo mura lang po yung binta nila dito. Malaking papasalamat ko talaga, tol. Ang saya ko sa mga blessing na ibinigay sa atin ating Panginoon, na kahit dahan-dahan lang, kumbaga ba, step-step lang muna, na parang unti-unti po natin matagumpay yung mga pinapangarap natin sa buhay, lalong-lalo na po sa ating pamilya at sa mga maalaga ko, na sometimes English yun, na sometimes na hindi natin maiwasan dahil hindi pa sila yung mga edad nila ba, hindi pa sa saktong edad, ay may mga ugali kasi na hindi ko maintindihan sa kanila, pero hindi din ako nagkukulang, tol. Dapat sinasabihan ko talaga sila pag may mga mali silang ginagawa. Itinutolerate ko talaga, tol. Nabihan ko na huwag ganyan, ganito ang gawin, mali yung ginagawa mo, para maitaguyod ko sila ng maayos. Yung mga mali nilang gawin, ituturo ko na hindi yan dapat gawin, ito yung dapat gawin, ganito, ganito.
para darating din ang panahon. Sabi ko sa kanila, darating ang panahon na magkaasawa kayo. Ganito ang para ma alam na ninyo ba ang mga gagawin. Para ma lumaki sila tol, para mahamtong sila na maitaguyod ko, mas sunod nila yung mga magandang asal talaga. Kasi yung mga bata na to, kinakailangan po talaga na itaguyod mo sila. Marami pa silang hindi alam sa buhay ba. Kumbaga, sa kanila, kung ano-ano lang, hindi pa yan pwede. Dapat sa akin, tinuturo talaga sa kanila yung magandang gawin, na ganitong gawin. Pero sinabi ko sa kanila, ang sinabi ko, hindi yan para sa akin, kung hindi para sa inyo, para ma-guide ko kayo ng husto. Kung may hindi man kayo mamalalaman o hindi kayo hindi nyo alam na gawin, dapat paalam muna kayo sa akin kung may gagawin kayo na hindi pa nyo alam. Dapat paalam muna sa akin kung okay ba ano, ganito ganito ganyan, para mataguyod natin silang maayos tol. Dahil sa ganito na sitwasyon tol, parang ako na po ang kanilang tatay dito. Kaya at kaya ko tol, tuturuan ko talaga sila ng maayos sa matingan ng asal at hindi dapat maging matigas ng ulo. At may mga ugali man na ganyan, pero binatutulirit ko talaga tol. Dahil hindi nila alam kung hindi ko ipapakita sa kanilang mga may magawa sila na hindi maganda ba. Kung hindi ko ipapakita sa kanila na bawal yan, hindi ko ganyan nun sila, hindi yan maganda yung ginagawa mo, hindi nila maalam yun na mali pala yung ginagawa nila. Dapat matuto sila na tumayo sa kanilang sariling paa at kamay, para pagdating ng panahon na magkapag-asawa sila, alam na nila ang kanilang gagawin at paano maghanap buhay para sa pamilya. Halos mga gagawin din natuturo ko talaga para po sa kanila yon. Parang iba yung motor. Ito yung munting bahay. Pero maganda to tingnan to. Kasi nakikita ko to na view na bahay sa YouTube. Tingin ako ba ganito, maganda to. Kaya kung subukan kaya ko to na gagawin yung paggawa ko sa gagawin ko na to na bahay para sa kanila. So, maganda naman po. Lalo na na pipinturahan ko pa to. Magyan ko to ng pintura ng bintana nila. Dito sila matutulog. Sobrang laki na naman. Kasi silang tatlo dito. At dito banda, gagawa din ako ng kusina. Kaya banda tol. Banda tol. Dito kusina. Gagawa ko ng kusina dito. Dito gawa ko ng kusina. Dito banda, dito sila magluluto. Banda. Magluluto. Okay naman to tol. Kahit papano, may matitirahan sila. Kumbaga ba, kinakailangan talaga na may tubra sila, lalong-lalo na mga babae yung mga anak ko, para makapagkilos din sila na sa kanila lang. Pero alalayan ko pa rin. Ito no, pag matapos to tol, finish to, maganda to titingnan. So salamat talaga tol, salamat talaga sa inyo. Dahil po sa inyo, mga suporta nyo sa amin, hindi kayo nagsasawa kahit ilang araw ako tol na hindi kayo makapag-upload ng mga video. Pero nandyan pa rin kayo na sumusuporta sa atin, na sa amin, na taos pusong sumusuporta. Isang malaking papasalamat ko talaga sa inyo. At sana tol, pagbalik ko sa bundok, pagbalik namin sa bundok, hindi mo kong na maging maayos at maging safety po kami,
na ma agad natin maligtas yung lalong-lalo na si Bayawak, yung sila Karding, marami pa po. At sana magkadali kami makatagpo ng mga kasamahan ko na sila Kuya Bahads, sila Mikoy at lahat-lahat. So yun tol, hanggang dito na lang at aalis na po kami.